Magandang araw, this is Maverick and welcome to the channel. Sa video na ito, ituturo ko sa inyo ang pinakamabilis na paraan kung paano matuto mag-drive o magmaneho ng manual transmission na sasakyan. Before the video ends, meron din akong tatlong tips sa tamang pag-upo o tamang posisyon ng pagmamaneho. So before we start, please click the subscribe button and click nyo na rin yung bell icon para i-notify kayo ni YouTube kapag merong mga bagong updates, bagong video, travel vlogs, car reviews, tutorials, at iba pa. With all those said, let's start the tutorial. Bago tayo magsimula, mag-familiarize muna tayo sa mga bagay na gagamitin natin sa sasakyan gaya nung cambio, yung shifter, yung pedal, saka yung manibela. Ito yung cambio. So, meron tayong shift pattern na 1 o primera, 2, segunda, 3, tercera, third gear, fourth gear, fifth gear, at reverse. So, yan yung shift pattern natin. Yan yung mga usual na shift pattern. Ito naman yung pedal. Yan. Yan yung throttle pedal, brake pedal, at clutch pedal. Yan yung mga importanteng gagamitin natin. Tapos, syempre, yung manibela. Ito naman, self-explanatory na to. So, bali, ang unang-una natin gagawin ay pumunta ho tayo sa patag na kalsada. At siguraduhin yung maluwag, wala kayong maaabalang iba. Ngayon, kahit anong sasakyan, maganda kung hanapin nyo muna yung engage ng clutch. So, ito una natin gagawin. Apakan nyo yung clutch. Tapos, tayo sa first gear. Laging at full stop, first gear tayo magsisimula. Tapos, hanapin nyo yung engage ng clutch. Ayan. Angat nyo ho dahan-dahan na ganyan. Tapos, antayin nyo lang na gumalaw yung sasakyan. Yun. Naramdaman yung gumalaw yung sasakyan, balik nyo. Huwag nyo ipu-full release. Antayin nyo lang na gumalaw yung sasakyan na ganyan. Yan. Pag nakuha nyo na ho yun, may idea na kayo kung nasaan yung release ng clutch niya. Ngayon, eto na. At full stop, lagi ho tayong magsisimula sa first gear. So, apak sa clutch. Primera. Ayan na ho. Hanapin nyo yung release ng clutch, tapos habang sinasabayan nyo ng konting throttle. Huwag nyo hong galitin yung throttle. Huwag nyo hong galitin na ganun. Mild lang ho, ganyan. Habang nakapan yung release ng o yung engage ng clutch. Ayan na. Pag naramdaman nyo ng umandar, dahan-dahan ng bitaw sa clutch. Ayan na ho. Maandar na ho tayo. No, ulitin natin. Igilo ulit ako. Bago kayo tumigil, bawon niyo ulit yung clutch para hindi mamatay ang makina. Ayan ulit. Ulitin ho natin. Pak sa clutch. Engage mo yung first gear. Habang nasa throttle, angat sa clutch. Habang nagtatrattle ka ng konti, para ka nagtitimpla ng masarap na kape. Ayan, hindi kailangan sobrang tamis. Tama lang. Ayan. Labas tayo sa kalsada. Okay. Ayun o, lagi full stop. First gear ho tayo magsisimula. Ayan o, angat ng clutch, dahan-dahan, konting throttle. Ayan, pag naramdaman nyo umaandar na, pwede nyo nang bitawan yung clutch, throttle na lang. Ngayon o, sa shifting naman, ganun din. Bitaw sa throttle, diin sa clutch, cambio ng second gear. Hindi nyo na kailangan magtimpla, hindi ho mamamatay ang makina nyan, dire-diretso lang. Ganun lang ho kasimple. Lipat ho tayo sa third gear. Bang na ako sa clutch.
clutch, third gear, dito sa clutch, throttle. Ganun lang ho. Ngayon, bago ho kayo tumigil, siguraduhin nyo yung didi nyo yung clutch para hindi mamatay yung makina. Tapos balik kayo sa neutral, first gear ulit. Ganun ulit, angat sa clutch, timpla ng throttle. Yan, ganun ho. Second gear. Ito, third gear. Clutch, throttle, dahan-dahan. Bitaw na sa clutch, hindi nyo kailangan magtimpla. Magtitimpla lang kayo lagi at full stop. Ngayon o, bago naman tumigil, eh, nakaabang ka na sa clutch. Tapos bago tumigil, diin mo na yung clutch para hindi mamatay yung makina. Tapos balik ka sa neutral. O, pwede mo nang bitawan yung clutch. O, ngayon, first gear ulit tayo. Engage ng clutch. First gear. Sa clutch, dahan-dahan, with konting throttle. Ayan o. Second gear. Kailangan magtimpla. Saka ho nga pala, huwag nyong sanayin na nakapatong yung paa nyo sa clutch, dahil isa ho yan pwedeng maging sanhi ng pagkasunog ng clutch nyo. Lagi hong nakababa, kaya ho may ganito rin dito. Kaya ho may footrest dito sa kaliwa, para ho sa kaliwang paa yan. Huwag nyong sanayin na nakapatong yung paa nyo ganyan, dahil pwede ho maging sanhi yan ng pagkasunog ng inyong clutch. Okay, engage ho tayo sa third gear. Third gear. Ganun lang ho kasimple. Lagi nyo hong tatandaan, kahit ano hong sasakyan na manual, hanapin nyo lang ho muna yung engage ng clutch. Hindi na kayo mahihirapan ho paandar pag nahanap nyo yung engage ng clutch. Recap ulit tayo. Ito ulit. Clutch at full stop, lagi tayong first gear. First gear. Angat sa clutch, dahan-dahan, konting throttle, huwag niyo kong galitin. Naramdaman niyo umandar na. Ayan, bitaw na sa clutch. Tapos paglilipat ka ng cambio, second gear, going to second gear, di niyo kailangan magtimpla. Ganun lang ho. Ito ulit, sa third gear naman, hindi ho natin kailangan magtimpla ng clutch sa throttle. Clutch, third gear, angat sa clutch, throttle. Ganun lang po. Punta naman tayo doon sa tatlong tips ng tamang posisyon ng pagmamaneho. Ulan na. Kinakasal na tikba lang. Ang araw eh. Ang aking unang tip sa posisyon ng pagmamaneho ay yung mga kamay. Ang inyong mga kamay, dapat yung kung saan nyo nilalagay yung relo, yun din yung naaabot nyo. Yan, ganyan. Hindi ho ganyan, hindi ganyan, hindi ganyan, ganyan. Yan. Yan ho ang layo nyo. So, yung sandalan nyo, doon ho kayo mag-a-adjust. Ganyan. Tip number 2 naman, yung posisyon ng inyong kamay sa pagmamaneho. Dapat, dito ka sa 9 o'clock, sa 3 o'clock. Kaya ho, lagi yan madalas, yung mga modernong sasakyan, ganyan. Merong ganyan dito. Para ho yan dito sa ating mga thumb. Yan ho kayo kakapit. Ang dahilan ho niyan, pag lumilik ho kayo, ito, tutulak na ganyan, ito, hihila. Ganun din ho dito sa kabila. Liligo kayo sa kaliwa, ito tutulak, ito hihila. Saka isa pa hong dahilan yan, halimbawa lang kung babangga kayo, maaksidente kayo, tapos meron kayong airbag gaya nito, ay hindi ho tatama yung kamay nyo sa mukha nyo kapag pumutok ang airbag. Kasi may nakikita akong iba nagmamaneho, nakaganyan, nakaganyan, meron pa minsan ganyan, ganyan, hindi ho. Dito lang ho tayo kakapit. 9 o'clock, 3 o'clock. Kaya ho itong manibela ng kotse ko nito. Ayan na, makintap na yun dito. Yan lang ho ako lagi nakakapit.
At ang tip number 3 ay ang forma ng inyong mga hita o legs kapag maapa kayo ng mga pedal. Ang una ho nyo dapat gagawin, apakan nyo yung clutch ng sagad. At yung legs nyo dapat hindi siya nakaunat. Dapat nakabend siya. Pag nagda-drive kayo, malaki ho ang posibilidad na kapag babangga kayo at bumurong yung mga makina dito sa papunta sa inyo, pabalian kayo. Dapat ho lagi yan nakabend lang. Apakan nyo ho ng sagad, tapos dapat nakabend yung binti nyo kapag nakasagad kayo sa clutch. And that's all for this video. At sana may natutunan kayo. Sana matuto kagad kayo magmaneho, kaya practice na. At pag natuto naman kayo magmaneho, sana maging responsable kayong mga driver. Magbigayan tayo sa kalsada. Huwag na tayo makipagpalakihan ng yag balls sa mga tarang mga yan. At ito nga ho pala ulit si Maverick. At kita-kita tayo sa next video. Bye-bye!